Yo guys, what's up? My name is Neo and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin po natin is yung 20 facts about me para po kahit papano is makilala nyo ako ng konti. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, i-click mo na yung subscribe button na yan and of course yung bell icon para ma-notify ka sa mga videos na gagawin ko. Every week meron po akong pinopost na videos every Wednesday and Saturday 7 PM. So sana makapag-subscribe na kayo. And of course, huwag natin ito patagalin. This is the 20 facts about me. So first fact, hindi po ako kumakain ng gulay. Ayan, tama yan. Kasi ewan ko, nung bata pa ako, talagang ayaw ko pag kumakain ako ng gulay, nasusuka ako. Pero ayun, paunti-unti, meron na rin ako natututunan ngayon makain. Ang nakakain ko is yung sitaw, kangkong, yun lang. Wow! Next is, natry ko na pong mag-aral ng saxophone. Noong elementary ako, pumasok ako dun sa, musiko ba yung tawag dun, yung parang marching band. Yan, meron kasi dito malapit sa amin. So, pinasok ako dun ni Papa para mag-aral ng saxophone. Kasi gustong-gusto ko yung di ba ang sexy ng tunog dun, tapos parang ang angas mo. Pero habang nasa lesson 19 pa lang ako, gustong-gusto ko na talagang hawakan, gustong-gusto ko na mag-play ng saxophone. Pero ayaw pa rin nilang bigay kasi parang nasa level 99 muna or level mataas na level muna bago ka muna nila paggamitin ng saxophone. So dapat mag-aral ka muna, aralin yung mga notes. So syempre nung bata ako, gusto ko maglaro ng Texas Jolin. Ayun, ni-stop ko muna, hindi ko na tinuloy yung pag-aaral ng saxophone. Mahilig ako magbigay ng love advice pero sa sarili ko hindi ko yun ma-apply. Ba't kaya ganun? Siguro ganun naman talaga, di ba? Ayan, mahilig ako guys sa mga aliens. At kung mapapansin nyo guys, meron ako nga tattoo na alien. Papaliwanag ko anong meaning niyan sa ibang video. So abangan niyo yan sa channel ko. Ayun, mahilig ako sa aliens kasi naniniwala ako na hindi lang tayo yung nabubuhay dito sa universe. And tingin ko, alien talaga ako. Mas nauna akong nahilig sa pagsasayaw bago sa pagkakanta. Ayun, nung elementary ako, nagsasayaw-sayaw na kami ng mga classmates ko nun. And then, nung high school yun, lumalaban na ako sa mga dance competition sa school namin. And habang natututo akong kumanta, mas gusto ko pa rin yung pagsasayaw. Like, kumakanta ako, pero mas sumasali ako sa mga dance contest. Tapos, nung pagdating ng college, kahit banda na ako ng STI Bacoor, sumali pa rin ako sa hataw-sayaw. So, ayun, talagang first love ko yung pagsasayaw. Sa katagalan ngayon, parang hindi na yata, kinakalawang na yata yung mga buto-buto ko. So, pero, try ko gumawa ng dance cover or dance video soon para mabalik natin yung moves natin. Moves like Jagger. I love adobo and sinigang. Yun. Pinaka-paborito ko talagang pagkain is yung adobo at sinigang. At meron pang isa yung binakol, alam nyo yun, yung parang tinola. Pero instead of water, yung nilalagay na pansabaw is yung sabaw ng buko. Masarap yun guys, so kahit pakain mo sa akin yun buong buhay ko, yung sinigang, adobo, and binakol. Kahit yun lang, hindi ako magsasawa. And speaking of pagkain, mahilig din ako magluto. Yan yung mga paborito ko, alam ko lahat lutuin yan. And syempre, mahilig din ako yung pagluto yung taong mahal ko. Yung pag tinanong ko siya, ciao, ano eat? Pag sinabi niyang ad, luto ko siyang adobo. Pag sinabi niyang af, luto ko siyang apritada. Pag sinabi niyang sin, luto ko siyang sinigang. Pag sinabi niyang tin, luto ko siyang tinola. Pag sinabi niyang car, luto ko siyang kardireta. Ayun guys, malabo po yung mata ko kahit malaki yan. Malabo po yung mata ko. Ito yung salamin ko. Meron ako salamin, hindi ko lang sinuot ngayon kasi magre-reflect sa ilaw. Ang grado na ng salamin ko is 250 pareha. So medyo malayo na. So pag wala pa akong salamin or wala akong contact lens sa may grado, pag nakasalubong kita, hindi kita mamumukaan. Kaya madalas ako napagkakamalang suplado. At yung iba, napagkakamalang pa akong masama tumingin, masama, mayabang kasi. Pag wala akong salamin at may nakasalubong ako na feeling ko namumukaan ko, gumaganon ako. Gumaganon ako. Siyempre para kahit papano mainanagan ko yung mukha. Pero yun, malabo lang po talaga yung mata ko. Hindi po ako suplado at mayabang. And of course, naging member din ako ng isang boy band. Yan, bago ako maging solo singer and maging baging banda, naging boy band ako noon before. Ang pangalan namin is nung una is Voice Avenue, kung saan pinasok ako ni Sir Anthony Pastorpide. Thank you so much Sir Anthony sa experience at sa pagpasok mo sa akin sa banda na yun, sa pagtitiwala. Kung napapanood nyo kami sa Loco Moco U, ayan, hanggang sa naging take off kami nung sumali kami sa X Factor Philippines. Till tomorrow, I'll be holding you tight.
at naging manager na namin sila, Miss Cecil at James Salas ng UMD. So marami akong natutunan doon sa pagiging boy band na yun, no? Lalo na yung mga technical parts ng as a singer. Yan, tinuruan ako nila Raffy, nila Gerald, nila Ice at nila JC. So thank you so much guys sa mga naturo nyo sa akin. At nagagamit ko yun ngayon bilang solo singer and as a banda. Ayoko sa mga taong bully at mga judgmental. Yun, ayoko talaga sa mga ganong tao eh. Kasi unang-una ako, naka-experience ako na na-bully ako. Lalo na sa internet. And yung mga judgmental na tao. Kasi parang hindi deserve ng kahit sinong tao na mabully sila or husgahan sila ng ibang tao. Lalo na yung tao hindi naman perfecto. Lahat tayo may pagkakamali guys. So instead of judging people or bullying people, ba't hindi na lang natin kausapin or itama? Or bakit hindi na natin siya tulungan para maging maayos na tao, diba? Spread the love, not hate, man. Eto sa next, magugulat kayo. Kasi kadalasan sa mga tao, pag iniisip nilang banda, ginagawa to. Pero ako, hindi talaga. Never po ako nag-yossi. Hindi po ako nag-yossi. Kasi, ewan ko, hindi ko lang talaga trip yung lase. Tinry ko siya out of curiosity lang. Parang, ano ba to? Tinry ko, parang, ang pangit na lasa. Una, wala makuhang benefits. Pangalawa, ang pangit talaga ng lase. Hindi ko talaga maano. Tapos hindi rin totoo yung sinasabi nila na ng mga BI friends. For example, may kaibigan ka. Tapos nagyoyosi, mahahawa ka. Hindi, nasa tao rin po yun. Kasi ako, sa tagal-tagal ko na nagbabanda, halos lahat ng mga banda nakakasama ko nagyoyosi. Pero hindi naman po ako nahawa. So, nasa tao rin talaga yun. At ayun guys, kung kaya nyo wag magyoyosi, wag na kayo magyoyosi. Kasi puro bad lang yung makukuha nyo dun. Approve. Next is, hindi pa po ako nagkaka-girlfriend na mas matanda sa akin. Kadalasan mas bata sa akin or mas bata talaga sa akin. Ayun, parang nagka-girlfriend yata ako nung before ng ano. 16 years old, pero bata pa rin naman ako nun, so huwag nyo akong i-judge guys. Meron akong dalawang dog, si Chappy and si Kobe, na mahal ko, yan. Si Kobe isang beagle at si Chappy mix ng Shih Tzu and Pomeranian. So ayan, napakakulit at napakasiglang mga baby, so I love you babies! And naniniwala ako guys, so pwede kang tumalon sa aeroplano na walang parachute, pero isang beses lang. Last ko na yun. Mahilig po ako sa mga dagat at mga ma-nature na lugar. Ayan, sobrang pag nasa dagat ako or nasa nature ako, sobrang nare-refresh yung utak ko. Siguro ganun naman lahat siguro, ano, nare-relax ako, nakapag-isip ako ng tama, ng maayos. And ayun, masaya lang. Kung papipilian ako between gadgets or yung pumunta sa isang lugar na ma-nature or sa dagat, mas pipiliin ko yung dagat. Kahit simpleng pagkain, kahit sardinas lang or what, mas pipiliin ko talaga yung dagat kasi gusto ko yung dagat. Ayaw ko na nalilate ako at ayaw ko rin sa mga taong laging late. Yan, hindi naman ako perfecto guys. Nalilate din naman ako. Pero, pag nalate naman ako, siguradong matindi na yung reason. For example, meron akong gig sa Robinson's General Trias. Ang call time is 5 p.m. Nakarating ako ng 9 p.m. na. Kasi umalis ako ng maaga sa bahay kasi makakasama ko sa pagja-judge sa Robinson's General Trias si Noy Volante, na isa sa mga influence ko sa acoustic. Kaya excited ako umalis ng bahay. Umalis ako ng mga 1 p.m. Pero dahil nga sa sobrang traffic, dahil meron nagkaroon ng disgrasya sa daan na hindi na talaga makadaan yung sasakyan. Ultimo yung ihila sa nasirang sasakyan, hindi na rin makapasok. Kaya na-block niya yung tulay na dadaanan namin. Kaya ayun, 9 p.m. na ako nakarating sa mall. So pagdating ko dun sa mall, sakto, last band na lang yung tumutugtog sa Battle of the Band. So hindi na ako pinag-judge at pinag-perform na lang ako dun pagkatapos pong perform ng mga banda. Anyway, thank you so much kay Ma'am Aimee and sa mga taga Robinson's General Trias sa pag-unawa sa akin. Kasi alam din naman talaga nila yung nangyari na yun. Napabalita rin sa mga taga Robinson's na may nangyari ng ganong sitwasyon at hindi talaga makadaan yung mga sasakyan. Itong next, naging proud ako at pinagdaanan ko to sa buhay ko. Naging crew po ako sa McDonald's. And at syempre, proud ako syempre kasi marami ako natutunan sa pagiging crew ko doon. Sobrang daming lesson sa buhay. At speaking of McDonald's, natry ko na rin po maging mascot. Kilala nyo si Kid McDo, yung parang mascot na malaki yung ulo ng McDonald's. Hindi yung may paint ha, si Ronald McDonald yun. Si Kid McDo, pati na rin yung sila Hamburglar ba yun? Basta yung mga chicken spaghetti. Natry ko nang isuot yun. Kasi unlike sa Jollibee na meron talaga silang tao na tinitrain para maging mascot. Sa McDonald's, yung para sa kala Kid McDo, kahit sino, I mean, kahit crew ka or kung manager ka man doon, pwede kung gusto mo. So one time, nagtanong sa amin yung manager kung sino yung
kung sino yung gustong maging mascot kasi merong birthday party doon. At yung mga kakuro ko, nagtuturuan sila. Siguro kasi syempre ayaw nila mainit or what. Pero ako nagpresenta ako kasi gusto ko yung ano eh. Wala akong gagawin actually. Magsasayaw lang ako, mangungulit lang ako ng mga bata. Though mainit talaga, pero sulit naman yung init kasi masaya lang. Ayun, nagsusulat din po ako ng mga original songs at isa na nga dito yung ano tayo. Available po yan sa Spotify and iTunes in case na gusto nyong i-download. And kung gusto nyo ng lyric video, i-click nyo lang tong I na to. Yan, at mapupunta na kayo sa lyric video. Pero tapusin nyo muna tong video na to. Ha. Binibigyan ko ng names yung mga guitars ko. Like si Achik, si Yum Yum, si Tintin, at syempre si Woody. Yan. Wala lang, gusto ko lang sinambigyan ng name kasi special sila sa akin. Actually, tinutulungan nila ako kasi kasama ko sila rumakit, kasama ko sila pag malungkot ako, pag masaya ako. So, parang best friends ko na rin sila. So, binigyan ko sila ng name. So, that's it guys. Sana nagustuhan nyo at nakilala nyo ako ng konti. At syempre, gusto ko rin kayo makilala soon. Sana magkaroon tayo ng GT. Pero bago magkaroon ng GT, kailangan munang meron akong itawag sa inyo. Kung may suggestions kayo guys kung anong dapat itawag ko sa mga supporters ko dito at mga friends ko sa YouTube, mag-comment lang kayo dito sa baba at paliwanag nyo kung bakit yun ang dapat kong itawag sa inyo. And kung may mga questions kayo about sa akin, mag-comment lang din kayo at huwag nyong kalimutang i-hashtag ang hashtag AskNeo para makita ko lahat ng mga questions ninyo at masama ko sa susunod na video. So ayun guys, like, comment, and subscribe at syempre huwag nating kakalimutan na dapat lagi lang... Alright!